Good morning mga kamisis! Nandito ngayon tayo sa ating ideal garden at ipapakita namin sa inyo ang aming flower fields ng mustasa o mustard sa English. So makikita nyo, ito ang aming mga tanim na mustasa. Kanilang mga bulaklak. So maganda din siyang ano, dekorasyon sa garden, pero mas importante na pinagkukuhanan ito ng pagkain. So makikita nyo mga kamisis, ganito ang bulaklak niya. Kulay yellow siya. So ito mga amisis, yung halaman natin ng mustasa kapag namumulaklak siya is ang height niya is almost 1 meter na siya, ganito kataas. And alam niyo ba na dito natin makukuha ang buto ng mustasa. So kung curious kayo paano napapadami ang mustasa, so kapag nag-mature yung tanim natin ng mustasa o mustard, about 3 to 4 months magbubulaklak na sila. So makita nyo, ito yung nasa baba ng bulaklak nila. Yan. Meron siyang pods na nagko-contain ng mga seeds niya. So kapag nag-mature itong mga seeds na to, pwede na natin itong i-harvest. And pwede na pagkuhanan ng pantanim uli. So ito is gugulang siya or magmamature siya until maging kulay brown to dark color siya na black. So yun yung ano, matured na ano niya. So ito, ganito lang to mini-maintain yung production ng mga seedlings ni mustasa. So ito, sa dami ng tanim namin na to, lahat ito ay most likely mamumulaklak. Marami kami mapuproduce na seedlings dito. So ang mangyayari, isishare na lang natin ito sa mga kapitbahay natin sa community para mapagtanim tayo sila. And mapagkuhanan din ng mga gulay. So ang ganito kadaming mga halaman, makikita nyo madami na itong makukuhang buto kasi yung bawat isang puno, hundreds na buto na yung laman yan. Ayan, so tandaan, 3 to 4 months. So ito tinanim namin siya December, around December, and today is mid-March, so ganito na aganda yung bulaklak niya. So ito is 3 to 4 months, ganito na yung itsura niya. Then eventually magmamature to. So hanggang 5 or 6 months yung iba may mga bulaklak hanggang sa ma-harvest natin yung mga buto nila. So sa sunod na video natin, papakita namin sa inyo kung paano, ano yung itsura ng matured na seeds ng mga mustasa and paano siya i-harvest and paano din siya i-store para sa next planting season natin. So yun lang mga kamisis, sana yung nagustuhan yung aming share na video sa inyo and nasagot ang inyong curiosity para dito sa paano nga ba namumulaklak and kumukuha ng buto ng mustasa. So yun lang, ingat!